What's up mga kaasang, welcome back to my channel. For today's video ay yun na nga, napayagan na tayo ng ating Department of Finance na makabili ng bagong isda, no? So yun na nga, yung sinasabi ko sa inyo, bakante kong tank nung nakaraan, yung 25 gallons na yun, yung nilagyan natin ng color white na background. Ilalagyan na natin ngayon ng isda, so order na ako ng isda ngayon. At excited na ako at hinihintay ko na rin kung ano yung isda na yun, no? So ayun, abangan nyo guys kung ano nga ba yung isda na yun, dahil excited na nga ako doon sa ating bagong isda, dahil pinayagan akong bumili ng bagong isda, yo! So ayun na nga, no? Paulit-ulit na nga ako, hinihintay ko na nga ngayon yung ating bagong isda. So hinihintay ko na nga yung ating bagong isda at hindi na ako makapaghintay dahil hinihintay ko na siya. So ayun, maraming salamat sa mga nagsuggest, no? Napakarami nating suggestions kung ano yung mga pwede nating ilagay doon sa tank na yun. So ayun, habang naghahanap ako ng isda na yun, may naisip pa akong isa pang klase ng isda na bibilin. So ipapaalam muna natin yan, no? Dahil hindi naman pwedeng basta-basta tayo bumili ng isda na alam mo yun, na gusto lang natin. Eh syempre marami tayong iniintindi rin. Kahit sabihin natin may pambili tayo, eh hindi tayo pwedeng bumili ng bumili, dahil meron tayong pamilya na kailangan buhayin at meron tayong mga responsibilidad. So ayun, sa mga may asawa na dyan o yung mga may responsibilidad na dyan, ayun, no? Pwede naman kayong mag-visyo ng mga gandong mga isda, no? Pero isipin nyo yung mga responsibilidad nyo rin, yung mga priorities nyo. Dahil alam mo yun, kahit may pambili kayo, eh yun nga, may mga responsibilidad tayo na kailangan talaga yung una. So ayun na nga, anyway, hinihintay ko na nga isda ngayon. Tsaka magkakaroon ako ng bagong isda ulit kung papayagan tayo kung sakasakali. Eh meron ako naisip ulit na bilhin siguro sa susunod na, no? Dahil may lakad ako bukas. So yun, hintayin muna natin yung isda. So yun mga kaasang, no, hinihintay ko na nga at naghihintay na rin yung tank dyan. Ilang araw na yung tank na yun dyan, ilang araw na nagsasycle yun ng walang isda, no? So ang tagal-tagal ng isda natin talaga, inulat na ako. Saan na ba isda na yun? Deliver ka na ba? Asa ka na ba? Wala pa. Napakatagal. At ayun na nga mga kaasang, dumating na ang ating bagong isda. At syempre, bago natin buksan yan, kailangan natin i-acclimate. Because acclimation is the best policy. So ilagay muna natin to. Mga 10 minutes ka muna dyan, no? Alright. A few moments later. At ayun na nga mga kaasang, no, lumapag na sa ating backyard kung ano nga yung bago nating isda. Ito ay walang iba kundi ang mga Oscar, no. Bumili na ako ng 4 na pirasong Oscar na maliliit. Bali, bumili ako ng 4 na pirasong Tiger Oscar, no, na maliliit. Mga 2 to 3 inches pa lang yata ang laki nito. So ayun, medyo nag-isip ako noon kung ano yung kukunin kong klase ng Oscar, no? Pero gusto ko talaga magkaroon ng Oscar. Kahit noon pa man, plinano ko na magkaroon ng Oscar dito, no? So ang dami rin naman nagsuggest na bumili ako ng Oscar, so bumili na ako ng Oscar. At Tiger Oscar ang aking naisip, dahil pag naisip mo kasi na Oscar, gantong klaseng Oscar yung unang papasok sa isip mo, yung kulay black na may kulay red na gano'n, na batik-batik. So ito yung pinaka basic na klase ng Oscar, kaya ito rin yung naisip ko na bilhin. At ayun na nga, bumili ako ng 4 na peraso. Medyo nagdalawang isip pa ako guys, no, kung ang bibilin ko is breeder size o ito nga mga juvie size. O wala pa sa juvie size to, yung mga maliliit pa kasi mga 3 inches lang.
So ayun, no, ang dami ko rin tinignan, inisip ko talaga mabuti kung reader size nga ba ang bibiliin ko, pero yun nga, sa bandang huli eh maliliit pa rin yung binili ko, no, kasi gusto ko na ako mismo yung magpapalaki nito, tsaka syempre gusto ko rin na ma-share sa inyo kung paano yung mga gagawin ko para mapalaki kong magaganda itong aking mga bagong Oscar, no. So ayun, baguhan lang din naman kasi ako sa Oscars, kaya ayokong dumiretso agad sa pagbe-breed. So syempre, bago ka matuto mag-breed, kailangan matutunan mo muna ang proper caring niyan, kung paano alagaan niyan, kung paano sila malaki. So ayun, nagsimula tayo from scratch talaga na maliliit. So ayun mga kasang, no, konting kwentuhan muna tayo regarding sa mga Oscars na to, dahil medyo nag-research din ako syempre bago tayo bumili ng Oscar. Nag-research din ako kung ano yung mga klase, kung ano yung mga dapat bilhin, kung gaano kalaki lumalaki, kung ano yung mga requirement niya. So yun, kwento ko lang din sa inyo yung mga natutunan ko, no. Unang-una, ang Oscar fish ay nagmula sa South America, no. Doon naman marami lagi sa Amazon River, doon may mga ilog-ilog dyan. So doon nag-originate ang Oscar fishes. So yun mga kasang, no, lumalaki sila ng hanggang 10 to 12 inches, no. Pag mga ano, breeder size, around 10 inches. Tapos yun, medyo mabilis silang lumaki. Kaya bumili lang ako ng 4 na piraso para dito sa akin 75 gallons. Actually, medyo maliit pa to para sa 4 na piraso. Kung susundin mo talaga yung tamang ina-advise o nire-recommend ng mga fish keeper natin na laki ng tank. Kasi ang sabi nila is 75 gallons per isang Oscar fish, pero para sa akin medyo malaki yun, no. So bumili nga ako ng 4 na piraso na Oscar fish, na pag lumaki ito siguro saktong sakto lang to dito sa pinaglagyan ko sa kanila na 75 gallons. So ayun, ang Oscar fish ay kasama sa mga cichlids family, no. So parehas ng ano, kamag-anak sila ng flower horn, ng mga convict cichlids, yung mga kung anong klaseng cichlids, mga tilapia, yan, mga cichlids yan. So ano, parehas sila ng way na magparami, kagaya rin sa flower horn tsaka sa mga tilapia, nangingitlog yung female na Oscar fish, tapos sinisimilyahan ng male. So ganun din yung paraan nila, no, kailangan din nila ng breeding pot kung sakaling magbe-breed ka sa kanila, tapos yun, aalagaan din nila yung itlog nila. So parehas na parehas lang din ang flower horn. Ang kinaganda lang nito sa pagbe-breeding nito compare sa flower horn, no, yung flower horn kasi hindi nyo pwede pagsamain agad-agad, so mas mahaba yung process ng breeding niya. Itong Oscar fishes, pag magbe-breed kayo niyan, kunyari nasa isang community sila, eh sila na yung kusang mamimili ng kaper nila, ng kapares nila. Tapos yun na, kusa na lang sila magbe-breed, maghahanap sila ng spot na pwede pag-itlogan. Pag on time, pag tamang oras na, eh magbe-breed na lang sila, no. So yun, mas madali nga silang i-breed compared sa mga flower horn. So siguro, pag ito breeded ko, medyo konti na lang i-adjust ko, no, kasi marunong naman na mag-breed ng flower horn. Tapos yun, ayon sa research, ang lifespan nila is 10 to 20 years, no. So napakatagal pala ng 10 to 20 years. Hindi ko alam kung ilang taon ang itatagal sa atin ito, depende rin kasi sa nag-aalaga yan. Pero yung umabot ng 10 years eh napakatagal na nun. So tignan natin kung anong ano, kung hanggang saan ang aabutin itong 4 na to sa akin, no. So ayun, good luck na lang kung hanggang saan kayo, kung mabibreed ko ba kayo o kung tatagal kayo sa akin ng mga kahit 5 years, matagal na nga yun. So yun, no, sa pag-aalaga naman ng Oscar fish, hindi naman sila masyadong maselan, no, parang flower horn lang din sila, hindi sila masyadong maselan sa tubig, hindi mo kailangan ng sobrang perfect na tubig para sa kanila. Tapos ayun, no, sa water change, parehas lang din naman, no, once a week water change sa pagkain. Mas maganda pa rin yung high protein fish food para mas gumanda yung ano nila, yung katawan nila, no, parang flower horn din. Halos parehas lang to ng flower horn, no. Ang pinagkaiba lang eh hindi sila nagkakaroon ng bukol at hindi sila masyadong agresibo, no. Though agresibo pa rin sila ng konti kasi nga cichlids sila. Alam naman natin na ang cichlids ay medyo territorial yung mga yan, tsaka mga siga-siga yung mga yan. Pero yun nga, no, mas ano, mas okay to kasi pwede silang i-community compared sa flower horn na alam mo yung kahit magkakapatid eh hindi mo talaga pwede magsama-samahin. So ayun, no, abangan nyo na lang ang aking maging updates sa ating 4 na Oscars na to. Sana mapalaki natin sila ng malaking malaking malaki. Unstoppable!
At so yun mga kasang, no, yun nga yung ating bagong isda, no, yung ating mga Oscar dyan na Tiger Oscar. So ayun, update ko na lang kayo pag lumaki sila, tapos kung anong, kung hanggang kailan mag-stay sila dito, no, kasi wala naman akong balak ibenta sila. Actually, ang iniisip ko talaga eh makapag-breed ng Oscar, no, pero yung breeding mukhang matagal pa yun dahil nga maliit yung binili ko at maliit tayo nagsimula, so palalaki muna natin yun ng mga isang taon. So ayun, nabalitaan ko na lang kayo dun sa growth ng ating Oscar. Abangan nyo na lang sa mga backyard update ko, makikita nyo naman lagi. Tapos ayun nga pala mga kaasang, no, nabanggit ko kanina, yun nga na habang naghahanap ako ng Oscar, eh may nakita rin akong isda na gusto ko rin idagdag dito sa backyard, no. So ayun, hindi ko alam kung sa susunod na video yun na agad yung gawin ating video, no, kung makakabili na tayo agad nung sinasabi ko isda na yun. Pero yun nga, malalaman nyo rin naman kung ano yun sa susunod, no. So siyempre, para malaman nyo na nag-upload ako ng video, dapat naka-subscribe kayo, no? So, sa mga hindi pa na-subscribe dyan, click nyo na subscribe button. At ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos yun, tapusin na natin ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. Pero siyempre, bago natin tapusin, no, nandito na yung mga shoutout. Shoutout po kay Sir Ruel Concan ng Calamba, Laguna. Maraming salamat din Sir Jason Alsim sa napakagandang mga Oscar fishes. Shoutout din sa ating first fight kay Girly Decara, kay Mark Evander Milanes, kay King Ponce, kay Cherry May Mata at kay Chan Lee. At so ngayon mga kaasang, maraming maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Shoutout!